kaibigan. Magsiset up tayo ng lure natin. Lalagyan natin ng assist hook. So, ang kailangan natin, siyempre yung ating metal jig. Yung ating hooks. Siyempre, yan yung ating hooks. Apat na hooks. Yung ating string tube. Yan, apat din. Ginupit ko na. Ginupit ko na siya mga 3/4 inch yung kanyang haba. Yung ating split ring. Yan, dalawa. Split ring natin. Plus isang split ring pa para sa ating swivel. At yung ating swivel na gagamitin. Yan po. 1 over 0 po yan. Max sa pull po niya ay 189 kilogram. So, alam niyo kung anong swivel yan. Ito yung ating lure. Yan, blue pink silver zebra. Kilala niyo na rin kung anong lure yan. Kailangan natin pa yung ating split ring pliers. Yung ating cord. Yan. Assist cord. At syempre yung pantali natin, lumang braid line. So, para hindi tayo gumastos ng malaki. So, simulan na natin. Una, kunin natin yung ating assist cord para makatipid tayo. So, gagawin natin ito. Papasok ito yung pwesto ng ating hook. Yan yung ating hook. 7 over 0 yan na hook. So, papasok natin dito. Yan, lagi nakaharap. Yan. Pag naipasok mo yan, pwesto mo na ng ganito. Tapos, ikot mo lang yung ating cord. Ganyan. Nakaharap sa'yo ang cord, ha? Diyan. Nakaharap sa'yo sa atin ang cord. Ikot mo pakurba kung ano yung kurba ng hook. Tapos, pasobrahan mo sa taas. Yan, ganyan. Yan po, oh. Tapos, ang gagawin mo ay ipapasok mo papunta dyan. Dalawang beses. Sa, yan, kapasok na siya. No? Sa, bali, dalawang beses mo siya ipapasok. Yan po. Yan. Tapos, isa ulit. Isang ikot ulit. Yan. So, ganyan na siya. Yan na. Hawakan mo yung dulo. Ano? Kabilang dulo, hawakan mo. Yan po. Tapos, higpitan mo lang ito. Ang kabilang dulo. Hawakan mo lang. Hilahin mo na. Ito. Yung main. So, yan na siya. So, kung gusto nyong tumipid, so, iksian natin. Kasi dapat nagtitipid tayo. Yan. Then, hilahin lang. Lagyan lang natin ng tension. Yan na siya. Okay. Ano po? Itura natin. May focus. Yan na yung ating assist line. Then, sunod, susukat natin dito sa lure, sa haba ng lure. Dapat yung unang, yung pinakamahaba natin na assist line, assist hook, ay nasa bandang gitna ng lure. Ganyan. Ganyan po. Oh. Yan. Nasa bandang gitna. So, kapag ganyan, tatandaan natin ito sa pinakadulo ng kinakabitan ng ating line, assist line. Yan po, tignan natin. Ganyan siya. Dapat nasa bandang gitna. Then, tatandaan natin doon, tutupi natin yung ating, baba muna natin yung ating line, yung ating, yan. Tupi. Yan po. Katupi siya. Tapos, putulin natin hanggang dito.
Yan, papantay natin sa pinaka, yan o, papantay natin sa hook. Nakababa ng hook. Yan po. Dito natin puputulin para makatipid tayo. Para walang sobra yung ating, hindi masayang yung ating assistant kasi mahal. Yan po, nagupit. Gupitin na natin. Yan, kanina. Yan, ito yung ating tupi. Yan o. Kapantay siya. Yan. Then, ganun din. Pasok na natin sa ating solid ring. Yan. Papunta sa'yo. Papunta sa'yo. Galing sa likod. Papunta sa'yo. Pasok natin. Tapos, tapat natin doon sa may tinupian. Tapos, dapat nasa ilalim ito. Yung hook ay nasa taas. Yan po. Ayan o. Lagay mo sa ilalim. Pasok ulit. Pangalawang pasok. Pangalawang pasok. Ayan. Ayan siya. Tapos pag napasok mo natin, ipapasok ulit. Ipapasok natin papunta sa likod. Dito. Dapat nasa baba ito. Nasa baba. Papunta sa likod. Yan. Parang pretzel nut yung dating. Parang pretzel. Iwan ko kung anong tawag sa nut na ito. Dapat ganyan siya. Yan po. Yung isa papunta doon sa unahan, sa likod. Yung isa naman papunta sa'yo. Yan. Kabilaan. Yan po. Tapos, hilahin mo lang. Ito lang muna ang hilahin mo. Yan. Para humigpit. Yan lang ang hilahin natin. Tapos, hilahin mo ulit. Hilahin mo na yung isa. Yan na siya. Yan na yung ating nut. Ito. Yan. Yan ang dating natin. Okay po ba? Then, yung isang hook na naman. Meron din ang proseso sa kanina. Pasok natin dito. Loob natin yung hook. Ikot natin ito. Pasok natin dalawang beses. Sa dalawa. Yan. Hawakan mo lang yung dulo. Hilahin yung main natin. Yan na siya. Ang magiging result niyan, hindi sila pantay. Na natin mamaya. Yun. So, ayan na. Kailangan yung ating assist hook ay hindi pantay. Hindi siya pantay. So, ganyan dapat siya. Yan. So, okay na siya. Ganyan yung ating assist hook. Tatalian na natin ngayon ito. So, tension muna natin para sureball tayo. Yan. Tatalian na natin ngayon ng mga sobrang, kung may sobra kayong braided line, so yun ang gagawin natin pantali. Or mga gamit na braided line. So ito yung akin. Gamit na ito. Dami ng gasgas yung kwan. Pero matibay, bago pa lang ito. Wala pa itong 1 month. Kaso nga lang ay daming gasgas. So nag-desisyon akong palitan na siya. So talian na natin. Normal na tali lang. Damihan lang natin. So dapat maganda din ang pagkatali. Dapat malinis din. Tension. So, tatlong half hinge lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Ano siya? Ayan. Panglock lang natin. Then, putulin natin. Kabila ulit. Punuin lang natin ng tali itong sobra na yung ating extension. You know. Yung pasobra natin doon sa pagputol. Para may lock na rin. Yan po. Sa
tatlo. Half hinge lang siya. Normal na tali lang mga kaibigan. Patuloy natin. Ayan. Ayan na. Meron na tayong assist hook. So, next natin, pasok na natin itong ating tube, string tube. Para may depensa itong ating tali. At hindi pangit tingnan. Ayan. So, pasok na natin siya. Mamaya, kung paano siya mag-shrink, ay gagamitin natin mainit na tubig. Ayan. So, explain ko sa inyo mamaya bakit mainit na tubig. So, tabi muna natin itong isa. Gawin natin yung sa dulo. Yung sapwit ng ating lure. So, ganun pa rin. Pasok natin dito. Baba natin. Tutok natin sa baba yung hook. Ikot natin. Yan. Pasok natin dito sa likod. Papunta sa'yo. Papunta sa atin. Yan. Pasok ulit ng isa. Yan. Tapos, hawakan mo lang yung bandang dulo. Dapat kaunti lang yung pa natin. Siguro, mga half inch lang yung pasubra. Para hindi masayang yung... Yan. Lagyan natin tension. Yan na siya. Ito ngayon ang tatalian natin mamaya. Yan. Susukat natin. So, kanina, nasa bandang gitna, ganun din yung sa dulo. Ganyan din para hindi sila magpang-abot. Yan o. So, ito siya. Yan siya. So, dapat dito. Yan. Explain ko sa inyo mamaya kung bakit ganyan ang ginagawa ko. Explain ko sa inyo kung bakit ano ang effect nito. Bakit bandang gitna? Kasi yung iba, ginagawa nila, masyadong maiksi yung assist hook doon sa rear ng ating lure. Yung ginagawa ko kasi ay binabalance ko siya. So, explain natin mamaya kung paano. Anong effect niya. So, dyan siya. Sukat natin kung anong haba. Yan. Lupiin natin. Pantayin natin dito. Yan. Dito natin putulin. Explain ko sa inyo mamaya kung ano ang epekto niya. Bakit pinapantay, bakit balance yung haba ng ating assist hook. Kadalasan kasi doon sa iba ay mas maiksi yung assist hook doon sa baba. So sabi nila para iwas daw sa sabit. So mamaya explain ko sa inyo. Yan. So ganun, naputol na natin. Pasok natin simula sa'yo, sa likod ah. Papunta sa'yo. Yan. Tapos, dapat yung ito, nasa taas. Daan natin dito sa baba. Pasok ulit natin, isang beses. Maipasok natin. So, pasok natin, papunta sa labas doon. Dapat nasa baba ito. Yan. So, hilahin natin. Ganun dapat yung itsura niya. Ang isa ay papunta sa'yo. Ang isa ay palabas sa'yo. Yan. Yan ang itsura natin ng ating pagkakatali sa ating solid ring. Hilahin mo lang tong isa, yung walang hook, para siyang humigpit. Yan. So, lagyan mo tension, kabila. Yan ang itsura natin. Kabilaan. Parang pretzel yung dating niya. So, ganyan. Tapos, tali natin yung isa. Pasok ulit natin yung isang assist hook. Ayan. Tali natin, ikot lang. Isa. Dalawa. Hawakan mo yun. Lain natin. Tension. Ayan na siya. Sa bandang gitna. Ayan po. Okay na, mga kaibigan. Then next, talian natin ulit. Po.
ali natin. Yung iba may special tool na ginagamit dito, magtali. So, hindi pa tayo nakabili. So, mano-mano lang muna. May tools talaga yan na pang ginagamit dito. Sa dalawa, tatlo. Yung iba, nilalagyan pa nila ng glue. Ako naman, hindi ako naglalagay. Bakit? Matibay na rin kasi yung klase ng pantalit natin. Matibay yan. Kahit walang, hindi mo talian ng braid line yan, tinry ko na yan. So, hindi pa rin, hindi siya nababaklas ng isda. Kahit yung 30 kilogram ko, hindi siya nabaklas. So, walang tali yun yung una. Tinry ko lang talaga yun. Ngayon, nagtatali ako. Siyempre, panigurado na rin. Iba na ang sigurado sa siguro. Para wala kang pagsisiyan. Okay, ngayon. Bakit di ako naglalagay ng glue dito? Yung iba kasi pa after talian ito, nilalagyan pa ng glue para matibay. Ang hirap kasi pag may glue, hirap na i-repair. Hirap mong baklasin pag may glue ito. So ito kasi pag walang glue, madali lang, i-blade mo lang, tanggal na yung line. Pag may glue kasi, ang hirap niyang baklasin pag may glue. Pag nag-repair ka ng assist cord. Okay. Tuloy natin. Yan. Pasok natin yung ating string tube para matakpan yung tali. Yan. Para iwas baklas. Isa pa. Yan. So, ang gagawin natin para mag-sync yung ating tube, yan o, yung ating assist hook. So, medyo pantay ng konti. Hindi naman siya masyadong pantay. Tingnan natin yan. Ganyan. Assist hook natin sa rito. So, para mag-shrink itong ating tube, kunin natin yung ating mainit na tubig. Nagpainit na tayo ng tubig. Yan. Ito yung ating tasa, oh. Mausok pa. May mainit na tubig. So, lublob lang natin. Tingnan nyo. Yan. Pag nilublob natin, magsishrink yan. Lublob na rin natin yung isa. Dalawa na natin. Sabay. Magsisrink yan. Pwede din siyang lighter, kaso nga lang, sabi ng mga batikan na gumagawa ng assist hook. Kapag lighter ang gamitin natin, nakukompromise yung tibay at integridad ng ating assist hook. Baka kasi tamaan ng apoy. So, ang ginagamit nila ay mainit na tubig. At yun din ang ginagamit ko. Lublob lang. Yan. Okay, nag-shrink na. Yan o. Humigpit na siya. So, next step natin, kabit na natin yung ating yan na siya, yung ating assist hook. Next step natin, kabit na natin yung ating split ring, sa ating solid ring. Kailangan natin ng split ring pliers. Yun. Since that, sinisipon tayo. Natin. Ito ay para sa assist hook natin sa taas. Kabit natin dito sa taas ng ating line, ng ating lure. Yan. Ganyan ang itsura ng ating assist hook sa ating lure. Kabit natin ulit yung isa. Natin sa ating sa baba. Ito na ang isura ng ating yan siya. So kapag inangat mo ito,
Yan o. Yung hindi lang sumabit. Dapat hindi sila sumabit sa isa't isa. Tingnan natin o. Yan o. Yung hindi sumabit. Bakit ganyan ang ginagawa ko? Bakit balance yung haba? Yung haba ng assist hook natin sa taas at sa baba. Kasi, ito ang observation ko. Kapag masyadong maiksi yung ating assist hook sa baba, halimbawa kung hanggang dito lang, hanggang lang siya, ganyan lang, mababa ang probability na ang hook up natin, mababa ang probability ng hook up. Kasi kapag hinila mo ang lure pataas, di ba nilalaro natin, pinipitik natin pataas, meron tayong high pitch at low pitch jigging, ang tinatawag. So kapag hinila mo itong lure, kapag pumunta sa iba sa taas, bumiglang pumaas yung ating lure, yung hook may iwan dito at yung hook dito din sa ilalim. Pag binaba naman natin ang lure, ang hook naman, ito naman ang lalaro na hook. Gaganyan naman siya pag binaba natin ang ating lure. Tapos itong hook naman sa taas, siya naman ang pupunta doon sa taas. So, ngayon, kapag pababa ang lure, ang pwedeng umabot sa kanya na hook, ito. So, dapat nasa bandang gitna pa rin yung ating assist hook. Kapag pataas ang lure, mahuhulog itong ating hook sa ilalim. Pupunta naman ito sa ilalim. Ito naman yung aabot sa bunganga ng isda. Yung assist hook na sa itaas natin. Kapag nilaro natin papunta sa taas, ganyan ang posisyon niya. Ito ang aabot. Kapag ang laro niya ay papunta sa baba, pupunta dito sa taas, ito naman ang posibleng mag-hook sa ating isda. So, ang probability ng ating hook up ay mataas. Kaysa kapag iniksian mo ito, ang iba kasi masyadong maiksi hanggang dito lang. Kasi naman, as rare assist hook lang naman daw siya. So, bababa yung probability. Paano kung dito banda kumain yung isda? Dito banda. So, kapag nasa gitna yan, pwedeng maabot. So, ganyan po siya. Ang sabi naman kasi nila, kaya daw iniiksian nila, iwas daw sa sabit. So, normal na sa sabit ka kung sa bahura. Nasa technique lang po yan paano mo ihulog yung ating lure. So, kadalasan lang naman sumasabit kapag malakas yung ating, yung current ng dagat. So, yun po. Tips lang po yan. So, yan po ang ating pagkakago. Hindi po ako pantay maglagay ng assist hook kahit sa rear. Dapat po ay mahaba yung isa. Ganon din yung aking sa taas na assist hook. So, yun lamang po. At maraming salamat sa panunood. Power, mga idol.